For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, Jerby uli sa DIY and Anything. So, pawis na ako. Kasi nilinis ko muna. Babaklasin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero may problema kasi ito eh. Nagli-leak to dito sa harap. So, kakalikutin ko. Manood lang kayo. Okay guys, ayan, nalalagyan ko na ng tubig. Minanual ko muna kasi dito yan pupuesto. Ayan, nakaready na yung tubo namin. Dito yan ipupuesto yung washing machine. Tapos gagawa pa kami ng saksakan. So, tetestin ko muna yung tubig kung hindi na siya maglilip dito sa harapan. So, ayan, mano-mano muna tayo. Konti pa lang naman ang laman. So, maya-maya ulit, okay? Sa laki ng tub ng washing machine ko, ang tagal bang puno? Ay, kasi isipin mo, di ba? Ilang kilo to? 20 kilo. 10 years warranty on motor. O baka ulitin ko po, yung mga direct drive inverter lahat, may 10 years warranty. Pero wala na warranty to, wala na ma-resibo to eh. Regalo lang sa akin to. Sana all nire-regaluhan. Thank you, Sir Noel! O yan o, hindi pa rin mapuno sa laki ng tub eh. So, ayun pa lang, napapansin nyo naman yung guhit. Ayun o. Ayun pala, ayan o. So, inaantay ko lumagpas siya dito sa ano, ayan, nandito na sa gasket. So, titingnan natin kung tutulo dito sa harap. Yan yung sakit niyan. So, kanina nakita nyo, yung hinge, nagdagdag ako ng washer dun sa tornilyo para pumasok pa loob. Kasi, di ba, nakaganyan yan eh, yan. So, pag nagdagdag ka ng tornilyo sa loob, ihila siya. Ito, ganyan, para mas ulit. Ihila siya pa ganun, para pumasok yung tong door pa loob. So, nilagyan kong gasket o metal plate para umangat lang ng konti. Tapos, bukod dun, yung pinto, hinila ko naman papunta dito. Ito itong frame niya mismo. So, hintayin na lang natin. Ayan na, mapupuno na rin. Nasa gasket na. Kunti na lang. So, pwede ko naman buksan pala. O, ayan. Ayan yung tubig. O, diba? Laki. O, ha? Kasya tuta. Dalawang tuta. O, so, mahinala kasi yung tubig ko para ano. Stainless naman to. Stainless ba to? O, stainless to. Ang Samsung, stainless yung ginagamit na ganito eh. Pero yung Midea, ayun, honestly, hindi stainless. Pero naglabas na rin ng Samsung na hindi stainless. Ewan ko, ayun, stainless pa rin tong, ayan, yung ganun yan. So, ayan na siya, di ba? So, natayin lang natin ang tubig. So, titingnan natin kung tatapon siya. So, eksakto na rin, malilinis ko rin yung tub. Medyo marumi din. Ayan, o. Meron. Kasi, ba, nagamit na pala dryer nito. Sa dryer to eh. Punti na lang, sasara ko na yung pinto. Ayan o. Ayan lang yung tubig, maaapaw na rin niya maya-maya. Laki ng tub, siguro mga isang timba rin to, pero normal naman kasi pag nag-washing, nandito lang yung tubig niyan. Ito. Ayan o. Dahil malaki to, at kailangan ko siyang punuin, ang washing machine na front load, kaya matipid, yung tubig niya nandito lang. Hindi dito. Ito, kaya ko lang inaano, kasi para malaman ko kung mag-delik siya. So, ayan. Nakabukas pa rin naman. May dryer din pala to. Pero hindi ko gagamitin dahil mataas sa kuryente. Mahalaga makapag-spin dry ka. So, ayan. Inatayin lang natin. Balik tayo in few minutes. Okay na. Ayan. Patayin ko lang. Yung tubig lagpas na dun sa gasket.
Ayan. Pero wala na siyang tulo. Pag binuksan ko lang siya, tumulo. Kanina wala. So, iiwanan ko pa rin siya para mamaya. Kasi kailangan ko medyo mataas. So, binuksan ko yung pinto kanina, tumulo na. So, ngayon, wala. Ang mangyayari niyan, ayan ha. So, malalaman natin mamaya. Kailangan ko maiikot yung tub. Sandali. Kasi minsan, ba? So, ikutin natin yung tub. Okay. So, wala. Okay, walang tulo. Yes! So, gumana yung aking... Sayang, hindi ko lang naipakita kasi yung problema eh. So, ayan, mataas na yung tubig. Ayun, no? Ito nyo naman, di ba? Mataas na. Hindi naman naabot yung tubig dyan. Tututusin. So, dati kasi ang sakit nito, dito talaga continuous yung tulo. So, patayin ko yung gripo. Iwanan ko na lang siya. So, mamaya, balikan ko kasi bibilin ko na siya ng drain pump kasi ang drain pump nito hindi naka... Ang drain pump nito hindi naka 50-60, 50 hertz lang. So, may nakakita ako sa 13. 60 hertz pupuntahan ko ngayon para malaman ko. Para pagbalik ko, papalitan ko siya ng drain pump. Pero hindi ko pa natetesting to as in umahandar. Mamaya ko din malalaman kasi ginagamit yung extension ko. So, balik tayo mamaya guys. Thank you! So, balik lang tayo. Nilabas ko na yung washing machine dito. Wala na yung leak, di ba? Kanina, tinesting na natin. Bumalik ako after bumili ako ng drain pump. Pinalitan ko kasi 60, 50 hertz yung nasa akin. Tapos pinalitan ko na 60. Kaya RD Perez o Perez, Perez yata sa 13. Papost ko yung Facebook. Nakakabili sa kanya ng mga piyasa ng mga washing machine. So, makabit ko lang. Sasara ko lang. So, natapos ang repair natin. Halos ito yung ginamit natin, screwdriver. Ito naman is para natinanggal shipping bolts. Sayo, kung meron din tanggalan ng screwdriver, hindi naman sa pag-iaya ba? Basta may screwdriver, ang bagay. Lalo na alam mo yung mga item na babaklasin mo. So, tapos na ako. Shinar ko lang yung aking washing machine. 18 kilo. Sponsored by Sir Noel. Thank you, Sir Noel. Nasa Africa ka pa. Magkita na lang tayo. Hindi pa banda, ikapit. So, kikita na kami sa Pinas. So, babay na guys. Pagod na ako. Pwede na namin gamitin. RD Perez, taga Tansa. Papost ko yung Facebook. Bilihan ng mga drain pump at mga PCB. Baka may makuha kayo. Okay? So, balik na tayo sa mga susunod na vlog. Thank you guys.